Everybody get your fucking hands up. Okay boss, ito na yung pangalawang board natin, ano? Pangalawang board natin sa tarantula, ano? Sa tarantula driver board mo. So check lang natin, ano? Yung biasing natin. Okay, so 0.6 dito sa bus natin, ano? Sa kabilaan, 0.6, okay. So yung ano natin, voltage sa base. O, dito na lang tayo kuha. So, ayan, 0.6. Then, kabila. Okay, so, 0.6 din, ano. So, pasok na pasok. Kabila, na board. So, ganun din, 0.6. So, pantay, ano, yung bawat part ng board, ano. So, yung kabilang side at right side. Okay, supply natin sa, ayun, DC offset natin. Ayan, 3 millivolts or, ayan, 2 millivolts. Kabila. So, 7 millivolts. So, ayos lang din yan. Very close lang din yan. 8 or 2. Ayan. Okay, so, kunin na natin yung waveform natin. So, gumamit na tayo ng 60 Hz. So, kunin muna natin yung waveform ng left side na to. Then, kunin natin yung waveform ng right side. Then, bridge. Full bridge na natin. So, katan yung pinakahuli. Ano? Okay, so may 60 Hz na tayo. So, volume tayo muna. Ano? Okay, so, gamitan natin ang probe natin. Okay, so ground to speaker out lang muna tayo. Okay, so volume. So ayan, kumuha tayo ng clip natin. Ayan, nag-clip sa 48. So before clip tayo. So, naubusan na tayo ng signal. Ayan, ayan. So clip na sa 47, 40, ano, so clip pa din, ano. Ayan, 43. Mayroon tayong 43 before clip. Ayan. So, pag nag-44 tayo, yun, parang square na sa dolo, ano? So, lagyan na lang natin sa 43, ano? So, ang out nito ay 43. So, tingnan natin yung out ng isang side. So, ayan, 43 din, ano? So, makinis din at walang distortion, ano? So, pag tinanggal natin, mawawala na, ano? Ayan. So, 43. Ano? 43 yung, ano natin? 43 bawat side, ano? So, pag nag-add na to, dahil pag bridge, so, natural mag-times to yan, ano? So, sukatin nga natin kung magta-times to ba siya. So, 43 plus 43. So, around 86. Ano? 86. So, dapat makakuha tayo ng 86. Pag hindi tayo makakuha ng 86, meaning hindi nag-bridge, ano? Hindi siya hindi nag-doble. So, pag sukat natin ngayon, pag hindi nag-doble yan, meaning hindi nag-bridge. So, dapat around 80 is yung masasukat natin. So, ayan, nakakuha tayo ng 86. So, 83 plus 83, 86 nga. So, meaning naka-bridge nga talaga itong board natin. So, makinis yung waveform. Walang parang resistor, ano? Yung parang resistor na gumaganon, ano? So, yun ang distortion. So, 86 AC.
before clip. So pag nilagyan ng output yan, around 80 or siguro magdadrop pa konti, mga 75 AC ang kayang ilabas nito pag may output na, 75 to 80 AC. Sa 50 AC, ano? 50 AC, 67 BDC. Ayan. So, ang required talaga yung speaker nito, at least dapat, ano? At least, pinakamaganda dito, pinaka-the best, 1.5 watts pataas. Yung 1,000 watts, mag-ikabit mo dito. So, possible pang uminit yung output. So, possible uminit yung output or masunog yung 1,000 watts kahit pa naka 4 ohms, ano? So, sa 50 AC or 55 AC, so required minimum output nito ay 10 pairs. So, bawat ano dito, 10 pair, 10 pair, 10 pair, 10 pair, ano? So, ang required talaga lahat nito ay nasa 40 pieces para 4 ohms operated bridge amplifier, ano? So, sa 50 AC lang yun, ha? 10 pair minimum. So, kung dagdagan mo pa konti, hindi na siya iinit sa 4 ohms, ano? So, kung i-8 ohms mo lang naman siya, kahit 5 pair lang, bawat output. So, dagdagan mo lang konti para may tibay pa siya. Ano? So, kung ipo 4 ohms mo siya, so times 2 talaga yung bilang ng power output. So, recommended transformer nito, at least mga ano na, 20 ampere, ano? 20 ampere per channel. So, ayan si Tarantula natin. So, ito na yung pangalawang board. So, okay na siya, ano? So, siguro, i-testing na lang natin, ano, yung music, kung magtutugtog ba siya. Para ma-final na rin natin. Okay, so, patugtog na tayo. So, hinaan muna natin yung volume. So, gamitan na lang natin ng alligator. So, ayan, tumunog na siya kagad, ano? Ayan. So, yan ay sinusukat pa lang natin yung bawat side. Okay, so i-bridge na natin. Ayan, yan yung bridge niya. So, mas i-epic ang lakas niyan kapag may output na. So, sa ngayon, halos hindi lang natin mararamdaman dahil wala pang output. So, drive lang yung tumutunog. So, lagyan pa natin ng volume. Ayan. Okay, so, overdrive na, no? So, so wala pa talagang lakas yan kasi walang output, ano? So, drive lang kasi ang nagwo-work. So, si Tarantula Amplifier ay pinakamalapit na design po nito ay Pagarigan Amp, ano? So, ito na siguro yung bagong innovation ng Pagarigan Amp, ano, si Tarantula. So, pinaka the best at quality. So, kung low voltage ka na naman, 50 AC, 55 AC, saktong-sakto na itong Tarantula Steady Bridge, ano? Sa speaker na 1.5 watts hanggang 2,000 watts. So, 50 AC lang, kaya mo nang tapatan yung mga malalakas na power amp. Kasi naka-bridge naman ito. So, kung may dalawang board ganito, so, napakalakas, ano? Napakalakas. So, katumbas nito, may ano ka na rin, 100 AC per channel amplifier. So, hindi na masama, ano, mga kaibigan. Okay, so yan lang
po, masishare ko dito sa last final board ng Pagarigan, ano? Pagarigan, Pagarigan, Tarantula, ano? Tarantula, Pagarigan lookalike amplifier, ano? So, kung gusto mo ng Pagarigan, mag-Tarantula ka na, ano? Parang may Pagarigan ka na rin, ano? So, perfect na perfect, ano? Okay, so sa mga gustong gumawa nito, so napakadali lang gawin ito. Palitan nyo lang ng 541 ito. Ayan. Palitan nyo lang ng 541, then, yun, ano? Lakihan nyo lang yung 3.3K, gawin yung at least 5.6, 6.8, para maisupplyan nyo na siya ng 50 AC, ano? So, ganun lang ang ano natin dito sa Tarantula amplifier.